Okay mga coach, welcome back again dito sa YouTube channel. Meron tayong gagawin TMX125. So yun po yung kanyang kilometer 4178. Ang babuhay natin. Yan po yung torque ng makina niya. First tune up niya. Papadya siya ng valve clearance. Yun. So, siyempre mga kuys, kailangan mo natin palamigin yung makina niya, no? Kasi galing pa ito ng Batangas. So, pag mag-tune up po tayo, kailangan malamig na yung makina. Para yung valve clearance niya, tsaka yung cylinder head niya ito, hindi na siya expanded. Kasi pag umiinit yan, nag-expand po yung cylinder head natin. Kaya lumalaki po yung kanyang valve clearance. Tapos, yung step by step na pag-tune up, tuturo ko po sa inyo. So, ito po is back to basic tayo. Dahil wala pa tayong may vlog ngayon eh. So ito muna. So tara guys, papalamigin muna natin. So ayun mga kuys, welcome back again dito sa aking YouTube channel. So back to basic muna tayo ngayon mga kuys. TMX 125 Alpha. So mag-adjust tayo ng valve clearance. Yun po yung ating unang gagamitin mga kuys. 10mm na Allen wrench. So ang sukat po nyan is 10mm. Yan po yung timing hole cap natin. So yun po yung takip na pagsusuotan natin ng 14mm na T-wrench para maikot natin yung magneto at makapag-top dead center tayo. So pensya na mga kuys ha, medyo maulan dito sa amin kaya medyo naririnig nyo yung ulan, yung patak ng ulan sa aming bubong. So syempre mga kuys, huwag nyo kakalimutang mag-subscribe habang pinapanood nyo yung ating video. And the next is 6mm. So, size po na Allen wrench ang sukat ng timing hole cap sa taas. So, dyan po natin sinisilipin yung ating T-mark. And then, kalasin nyo yung tube, yung sanction tube natin. At gumamit ng 10mm na box wrench or socket. Basta wag lang po open wrench. Dahil yung open wrench, pag mga ganyan tornilyo, nakakabilog po yan. So mas maganda na gumamit po tayo ng magandang 10mm. And then yung clip nung ating pair or nung sas natin, secondary air supply system, tanggalin ng spark plug cap at luwagan yung ating dalawang 10mm na nasa right side ng cover. So dalawa po yan. So pagkalawag nyo, kung mga bago pa yung mga TMX nyo, madali lang po yan luwagan. So papagsabay natin yan, kaliwat ka ng kamay. Kung kaya nyo po yan, ganyan ang gawin natin. Para medyo mabilis yung pagtanggal natin ng tornilyo. And then once natanggal nyo na yung mga bolt, tatlo po yan sa cylinder head cover. Iangat na po natin yung kanyang cover. Itutulak nyo lang po yung ating tube ng sas o nung pair natin para umangat yung ating cylinder head cover. So mga kuys, once na natanggal nyo na yung ating cylinder head cover, syempre gagamit tayo ng basahang malinis. Lilinisin po natin yung pinaglalagyan ng gasket sa cylinder head cover. Yan, parang ganyan. Tanggalin niyo po yung ating gasket. So, yun po yung packing gasket po yan, ang tawag dyan. So, pag natanggal niyo yung ating gasket, dinisin niyo yung pinaglalagyan niya. Dahil, yan po yung pinagsisimula nung leak. So, yung mga natirang langis sa cover ng cylinder head, dyan po magsisimulan tumagas yan pag hindi nyo siya natuyo or nilinis. So yung mga hukay, kailangan wala pong oil yan. So kailangan tutuyuin nyo siya mga kuys. And then syempre, pati yung mismong gasket. Tutuyuin po natin ng langis yan. Yung gasket niya, pag lapat na lapat na dun sa kanyang cover, so halos pantay na dun sa nguso ng cover, so, need nyo na pong i-replace yan.
Same lang po siya ng o-ring ng TMX-155 or ng gasket sa cylinder head cover. So yan po ay nagkakahalaga po ng 300 plus something. More or less 400 po yan. So yun, ibalik na po natin yung ating gasket. Kailangan tuyo po siya. And then syempre mga kuys, yung ating cylinder head mismo. Yung pinagpapatungan ng cover. So kailangan tutuyuin nyo din po yan ng malinis na basahan. And then, gagamit tayo ng 14mm na T-wrench. Yan. Ikot po nyan is counterclockwise. So, kung mapapansin nyo, habang iniikot yung magneto, bumaba yung exhaust. And then, bababa din yung intake. So, pag-angat po ng intake, dun po tayo magtatapat ng letter T sa ating marker. Sa marker po sa cover. So, yung merong hukay dun sa ating cover, dun nyo po itatapat yung ating T-mark. So, yun po ang ibig sabihin na nakatap dead center na po tayo. Or, nasa compression stroke na po yung ating piston. So, dyan po tayo pwedeng mag-adjust ng valve clearance. Sa compression stroke lang po tayo pwedeng mag-adjust ng valve clearance, mga guys. And then, paparinig ko sa inyo yung tunog niya kung gano'ng kalakas. So, yun mga kuys. Kahit hindi pa siya pinapaandar, so, tinik-tikulan siya nung kamay ko. Narinig mo na yung lagitake nung valve clearance. So, ang sukat po nating ilalagay is 0.06 mm. Kita nyo naman, sobrang luag na nung pillar gauge. Pasok na yung pillar gauge natin. Gagamit tayo ng 10mm, pangontra ng valve tappet, at syempre, pillar gauge. And then, pwede na tayong mag-adjust. So, luluwagan nyo lang po yung ating tappet screw. So, naluwagan ko na po yan. And then, kamay po muna yung ating gagamitin. Para mapalapat yung kanyang tappet screw sa pillar gauge na nasa gitna ng valve at ng tappet screw. So, kailangan po yan, pag nahigpitan natin, kukontrahin natin yan para hindi sumama yung tappet screw. And then, kailangan medyo kumakagat siya doon yung ating pillar gauge sa pagitan ng tappet screw at ng ating valve. So, kailangan sumasabit-sabit yung ating pillar gauge. Yon. So, kailangan medyo kumahagat siya. And then, once na na-adjust na natin yung valve clearance, both intake and exhaust, kailangan nyo po nating i-recheck yan. So, paiikotin nyo po ulit yung ating magneto. Isang ikot, pa-counterclockwise. I-tap dead center nyo ulit. And then, i-check po natin yung valve clearance kung nabago. And then, kung hindi na po nabago yung ating valve clearance, paaandar na po ulit natin yung motor. So, dito na lang mga kuys. Salamat. Ride safe always. Kuya Jess Moto. Okay. Sound check ulit.